Hindi pa rin lagyan ng music kasi mga copyright tayo, guys. Previously on Otter Talks, napag-alaman nga natin mula kila Nina, Ray, at Kai kung paano sila nagsimula sa pagsusulat at kung paano sila naging published authors sa isang tanyag na publishing company. Nakakatuwa at nakaka-inspire ang mga pinagdaanan nila bilang published authors sa loob ng 3 taon. Na-inspire ba kayo? Dito sa part 2 ng kanilang Otter Talks ay mapag-uusapan naman namin ang tungkol sa aspeto ng mismong pagsusulat. Alamin ang kanilang mga payo para sa mga aspiring writers. Watch and be inspired. Pero bago tayo magsimula, alamin na ang drill. Like this video, comment down your concerns, suggestions, and share it to your friends para sa mga aspiring authors. And lastly, kindly subscribe to Tales of Temi for more awesome content. Thank you! Punta na tayo sa writing mismo na question. Kasi iba-iba tayo na ano yung technique, ganyan. Sa inyo, ano yung pinaka-importante sa elements ng isang kwento? Strong characters, mind-blowing plot twist, or setting, epic setting? Siguro yung plot. Ako yung plot siguro. Plot, no? O then, plot. Parang pag unique yung story mo, parang dun ka makakakuha din ng readers. So, ibig sabihin, plot muna kayo bago characters, no? Usually, di ba, character. Follow na lang yung, character. Same. Plot din ako. Parang yung character, susunod na siya sa ano eh. Parang yung character, susunod na siya sa plot. Parang yung magiging development niya. Minsan hindi. Minsan parang alam mo yung napipin. May ibang utak yung character mo. Ako lang makaka-feel nun. Parang iba yung gusto niyang i-take na direction. Kahit naayos mo na yung plot at lahat, parang biglang maiiba. Parang magmamarunong pa sa'yo. Ganun. Yung parang may plot na siya, tapos parang biglang gusto niya yung character na to, iba yung mangyari. Parang gusto lang kung tumatagal. Ganun. Oo. Akala ko ako lang nakaka-feel nung ganun. Ganun ako, promise. Diba yung usually yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng sequel, yun din yung dahil ako bakit minsan may loophole. Loophole, yeah. Kasi pag Wattpad, ongoing kasi. Kasi biglang pagbabago. So, okay. Since na next frequently asked question din to, palaging tinatanong to pag may mga ask author portion eh. Saan po kayo kumukuha ng inspiration sa pagsusulat? Laging natatanong yan. Parang pag tinatanong niya, laging, ha? Ganun. Pagod na ako sagutin niya. Di ba parang, cliche na question. Pero parang para sa akin kasi, walang eksaktong sagot dyan, di ba? Depende sa personal. So kayo din ba ganun? Feeling mo? Kung saan ka nakakakuha ng mga ideas sa mga ginagawa mo, ganyan, or sa panonood, kung saan ka nakakakuha ng... Tapos napapanood mo, ganyan. So, napapasa mo. Oo. Ako madalas sa music. Minsan sa kanta, nakakuha ka ng idea. Ako din. Kanta din sa akin. Parang napipil mo. Pero naranasan nyo na yung parang yung sa real life experiences. Ba, may nangyari sa inyo na. Or sa ibang tao. Tapos parang, uy, pwede itong gawing story. Minsan, nasasama. Kahit yung mga scene, nasasama mo. Oo, yan yung mga scene. Okay lang. Ako yung mga funny moments lang, yung mga... yung mga fillers sa story, ganun, real life. Yun lang yung sinasama ko. Yung mga nakakatawa lang, pero yung mga seryosong bagay, hindi ko ina-associate. So, okay. Siyempre. Next question natin. Hingin ko kayo ng mga advice. Ano yung mga advice sa mga aspiring writers na nanonood? Oh my God. Isa din to sa frequently asked question. Pero kayo, ano yung best advice na mabibigay nyo sa tingin yung kailangan nila? Kahit harsh, kahit truth, ganun, sampal sa katotohanan na advice. Ano yung masasabi nyo sa kanila? Kasi di ba, ang dami kasi ngayon na papansin nyo ba ng mga aspiring writers na usually ang lagi nilang ini-aim, gusto nila maging katulad din. Lalo dumadami ngayon. Oo, ang dami, di ba? Naglilipa na kahit sa Facebook, nagpo-post rin sila ng stories. May mga iba kasi na
parang napapansin mo kasi sa goal nila, parang medyo hindi, ano, alam nila, medyo iba yung direction. Oo, yung ganun. Kasi compared dun sa panahon natin na, yung time natin, hindi naman uso yung mga ganun, di ba? Yung sa Facebook na. Totoo. So, anong masasabi? Pero meron pa rin naman mga writers sa seryoso. Ako kung gusto talaga nila na magsulat, yun, magsulat lang sila, tapos, ano, tapusin nila ganyan, hindi importante yung reads or yung mga quotes or nagko-comments. Kasi kung gusto mo, ituloy-tuloy mo lang, tapos magpa-follow na, ano. Kasi ganun yung experience ko eh. Ako, ano, pag, parang... Tapos ko yung story, ganun. Ah, sige, tuloy mati kay. Oo na. Ah, okay. Ako, ano, parang... Wag nilang i-pressure yung sarili nila. Kasi parang pinipressure nila yung sarili nila na hindi po ako makatapos ng story hanggang chapter 1 lang po ako, hanggang prologue lang ganun. Parang masyado nilang pinipilit yung sarili nila. At sa tingin ko, hindi malalabas yung best nila pag ganun. Parang nagiging masyado silang hard sa sarili nila. Tapos natatakot sila na baka daw maano ng criticisms, ganun. Parang, eto sinabi ko to sa vlog ko dati, na parang sabi ko, parang hindi naman gagrade dan yung story nyo, hindi naman siya quiz or something, para matakot kayo. Di ba? Parang ganun. Parang isulat nyo na kung anong gusto nyong isulat. Tapos, ayun nga, wag kayong maging hard. Magsimula muna kayo sa mga one-shots, ganun. Pwede naman. Mga short stories, hanggang sa makabuno kayo ng novel. Ayun, tapos, wag, yun nga, sabi nga ni Ate Kay, wag natin masyadong intindihin yung mga audiences. Wag muna natin isipin yun. Basta magsulat lang muna. Ayun. Ray! Kasi ano na si Ray? Parang ganun din yung gusto ko. Parang ganun lang din ang gusto kong sabihin. Kasi diba sa Wattpad, kapag nagsulat ka, kapag nag-publish ka ng una mong story, parang sa Wattpad, di ba? Parang bigla kang sumulpot, di ba? Parang nobody ka sa Wattpad, di ba? Parang ganun yung dating. Then, ang kailangan mo lang gawin, ituloy-tuloy mo lang yung pagsusulat para yung works mo yung makilala. Hindi yung dahil sa appearance mo. Huwag nyo munang taasan masyado yung expectation nyo na chapter 1, 2, 3, mag-100,000 reads agad yan, mag-million reads agad yan. Kasi, ano yan eh, parang as the time goes by, dadami yan. Hindi yan isang bagsakan na ibibigay sa'yo yung mga reads na yan. Parang, hindi minsan nga kapag kahit finish story na, konti lang reads, tapos magugulat ka na lang, one day, boom, sikat na siya. Ganyan. Parang, ituloy mo lang, tapusin mo lang yung story. Parang hindi mo masasabi, no? Tapusin mo lang yung story, wag... Walang mag-wag kang mag-expect. Huwag kang mapapagod, yun lang. So, okay. Huwag kang mag-expect agad na may babalik sa'yo. Ganon. Ah, ang lalim nun, friend. So, bilang ano, closing na tayo ng ating interview, meron mo kayo mga ongoing projects? Next project, kalabas. Closing na? Yes. Galing naman natin. Meron ba kayong mga ongoing projects or latest work na pwede i-share sa readers, sa Wattpad man, or sa published? So, yun na. Ito na din. Ako, promote na rin yung mga books yun or what. Basta, hi! ayun. Announce lang ng SciComm yung recent book ko na ipapublish. Yay! Ayun ah! So, Chain to the Past. Sa Wattpad kasi, taglish siya. And yung pinublish ko, full English siya. Translate ko talaga siya as full English. And then, siya yung story ko na parang hindi masyadong nag-focus sa romance. So, very proud naman ako dun kahit pa paano. So, ayun, sana bilhin nyo, 195 lang. Maganda, besh, yeah. Promise. Ako nag-edit ng cover, please. Bilhin nyo na. Yan, pre-order sa Shopee, Psycho. Ayun. May vlog ka rin, Nina, so sabihin mo sa kanila yung vlog. Ah, sige. Eyes. May vlog ako, Nina. N space I space N space A. Random yung contents ko doon. May mga writing din, may K-pop, may mga ano. Basta meron din akong gagawing series in the future. Abangan nyo. So, Kayla, meron ka bang ongoing projects, future projects, pinagkakabalahan, TikTok? Okay, ngayon.
yun. Syempre, surprise pa, pero meron akong mapapublish na book. So, yun. Abangan nyo yun kung ano yun. Paano pa magiging surprise season na lang yung ano book? Lore, anong-ano? Isa lang on go. Isa lang kakatapos mo. May future, ano ka ba? Project. Ayun, i-follow niyo po ako sa Wattpad, Penguin20. Yes. Tapos mayroon akong upcoming book ako under Psychom na ilalabas very soon na super happy ako kasi pure Tagalog siya, walang English and hinaluan ko siya ng Philippine mythology. So wow. Sana you'll grab a copy. Box naman. Hindi full English, hindi full Tagalog. Di ako sana yung mag-English eh. Ito, last talaga, guys. Ay, meron pa ba rin? Sige, go. Ay, hindi, yun lang. Sige, go lang. Di ba may YouTube ka rin, Ray? Oh! Fernandez Younglings. Ay, yun, may YouTube kami, YouTube account kami ng mga pinsan ko. Fernandez Younglings. Pero binabala ko din gumawa ng sarili kong channel. Soon, yeah. Hopefully. Sipagin ako. So, yun. Stay tuned. Abang lang. So last talaga guys. Message lang sa mga readers or supporters nyo. Nina. Hi readers. Sa mga secrets ko. Lalo na 'yung sa mga una pa lang na naging readers ko or sa mga bago pa lang. Thank you so much sa pagbibigay ng chance sa story ko na binasa nyo at minahal nyo. Ay, lalo na sa mga sumusuporta sa books ko, lalo na during this pandemic, parang sobrang nakakaano, kasi alam ko naman na nag-aano tayong lahat, parang naghihikahos tayong lahat, diba? Naksikahos. So, ayun. So, thank you talaga sa mga sumusuport pa rin. And sana maging breather niyo yung mga stories ko ngayong this pandemic. So, ayun. Thank you, guys. Stay safe, stay healthy. Okay, next. Thank you, Nina. Chikay, ikaw naman. Anong message mo sa iyong mga readers, Kai? Hi, guys. So, sa TJs, gusto ko mag-thank you sa support sa pagbabasa ng story ko from day one up to now. And ayun, thank you. Nakasay mo ka na. Waddles. Kaya sa mga waddles ko, unang-una, maraming salamat. And wala naman ako dito kung hindi dahil sa inyo, syempre. Super thank you sa pag-suporta and sana patuloy nyo lang ako suportahan. And i-assure ko sa inyo na bibigyan ko pa kayo ng mga magagandang story na ikaka-proud nyo. Thank you, guys. Okay. Ikaw, Demi, anong message mo sa readers mo? Back to you! Back to me. Ewan ko nagsasawa na akong magpasalamat sa kanila, pero yun naman yung palagi kong sinasabi sa kanila. So, yun. So, thank you din sa inyo ulit, guys, for accepting my invitation, kahit na di natin sure kung ano yung mangyayari. So, it's been fun na ganito pala, masaya pala itong Zoom. So, okay, guys, thank you so much for watching. This is Demi and Nina! Hi. And si Ray. So, bye-bye, guys. Thank you. Bye-bye, guys. Thank you. Pwede lagyan ng music kasi mga copyright tayo, guys. Kaya,